At so, welcome na naman sa panibagong vlog, mga master. Nandito na naman ako. Ako nga pala si Aldrin Peña ng Dre Media Production. At today, meron akong isang mahalagang importante na tutorial na gagawin. At ituturo ko sa inyo kung paano nga ba magpalit ng LCD ng isang iPhone 5S. So, bago ko i-start yung vlog na to, may kukunin lang ako. At ayun nga, bago ko yung start yung vlog na to, mga master, shoutout muna kay John Paul, kay Syra, kay John Mel, kay Alisa, kay Cyber Maestro, kay John Paul, at kay Joshua. Shoutout sa inyo, mga master, at maraming salamat sa panonood sa mga tutorials, sa vlogs ko. Kahit minsan yung mga iba wala mang kakwenta-kwenta, pinapanood nyo. At maraming salamat pa rin dahil yun, na-appreciate ko talaga. So, siguro, start na natin yung vlog na to. Wala na yung iba pag-usapan. Intro, let's go! At ayun na nga, mga master, ang mga gagamitin natin sa paggawa natin ng LCD ay syempre meron dapat tayong dalawang screw. Ayan, ito. Ito, hindi ko alam kung anong tawag dito, pero kung nakikita nyo, ito, yan. At ito, parang peak. So, yun yung gagamitin natin, mga master, sa pagbukas ng phone natin. So, syempre, ang una-una natin gagawin ay kailangan buksan muna natin siya sa pinakababa, yung dalawang screw. Kadalasan sa mga iPhone, yun yung mga screw na dapat alisin bago mabuksan yun. At syempre, kailangan dahan-dahan yung pag-alis para hindi mawala yung mga screw at yung mga tornilyo niya. Kailangan nakatago yan, mga master. At kapag natanggal na natin yung sa baba, pwede na natin gamitin yung parang pinakita ko sa inyo, ito. Pwede na natin siyang gamitin para nga mahila yung pinaka-LCD niya. So, kailangan ididikit lang natin siya at hihilayin ng dahan-dahan para mabuksan siya at para hindi din maibigla yung mga ibang peripherals o yung mga ibang parts na nasa loob ng LCD. Ayun na nga, mga master, habang hinihila natin siya ng dahan-dahan, kailangan alalayan din natin siya dahil yung ribbon, yun yung pinaka-importante, yung home button, kailangan matanggal natin siya ng maayos. So kapag natanggal yun, mga master, isusunod naman natin alisin yung mga camera, yung ribbon ng LCD, at yung ribbon din ng touchscreen. At kapag natanggal na natin yun, mga master, ang kakailangan lang natin gawin ay alisin naman yung home button sa mismong tinanggal nating LCD. At kasabay nito, mga master, kailangan din natin alisin yung support na metal na nasa likod ng LCD para ito may lipat din natin sa isang LCD na binili nga natin. Pagkatapos ng, mga master, pwede na din nating alisin yung camera na mismong front cam ng phone. So kapag natapos na lahat yun, mga master, pwede na natin kunin yung pinaka-LCD o yung bagong billing LCD natin na binili ko siya sa mismong shop dito sa may Pampanga. At sinasuggest ko, mga master, kailangan nyo muna mag-search kung compatible ba talaga, kung ano yung specs niya at hindi siya hard touch. Kasi, mga master, meron din nabibili sa Lazada or sa online shop na pwede natin gamitin. Pero sa kanya-kanyang risk lang talaga yan, mga master. Kung maganda naman yung reviews or kung gusto mo talagang bilhin yung LCD na yon, okay lang. Pero mas maganda talaga, mga master, kung bibili tayo sa mga mismong physical store para dun tayo talaga makasigurado na umaandar siya. So kapag nagawa na natin yon, pwede na nating ilipat yung mga camera, yung mga home button at yung metal na ilalagay nga natin dun sa likod ng LCD natin. At kapag okay na, mga master, pwede na natin ibalik yung mga screw at yung mga tornilyo niya na inalis natin kanina. Kapag nagawa na natin yung, mga master, pwede na natin siyang idikit at pwede na natin siyang ilapat ulit sa mismo pinaka-body ng phone natin. At pagkatapos nun, ibabalik din natin yung dalawang screw na nasa baba. Kapag kumpleto na lahat, mga master, at ayos na, pwede na natin siyang gamitin at pwede na din natin siyang enjoyin yung phone na nasira, na at least ikaw nakagawa mo siya ng tama at hindi ka masyadong gumastos dahil nga sa effort na ginawa mo. So, siguro, mga master, hanggang dito na lang yung video na to at sana mayroon kayo natutunan sa akin kahit papaano. So, kung may tanong kayo, comment lang kayo dito sa baba at ilalagay ko na din yung description kung saan makakabili ng mga parts o yung mga equipments na gagamitin para nga mabuksan natin to. Tuloy-tuloy pa tayo sa mga knowledge na nalalaman pa natin at i-share ko din sa inyo, mga master. Kaya subscribe lang kayo at ring nyo na din yung bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos ko na ilalabas. So hanggang dito na lang ang video na to, mga master, at maraming salamat. Let's go!